Magandang araw mga kabugis. Ang ibibideo ko sa inyo ngayon, yung kung alin ang pinaka magagaling mamulaklak na panggraft ng mga bougainvillea. Kasi may nag-request sa akin, nag-comment dun sa comment section ng YouTube ko, alin po ba ang pinaka magaling mamulaklak na panggraft. Ibibideo ko sa inyo ngayon kung yung mga nasa akin lang ito, kasi hindi naman lahat ng bougainvillea nasa akin. Yun lang mga nasa akin kasi alam niyo, libo ang mga variety ng mga bougainvillea. Hindi ko naman nilalahat na ganito ang mga magaling mamulaklak sa iba. Pero ito lang nasa akin ang ipapakita ko sa inyo. Yung mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Lito. Toilets lang, okay na. Para bumata. Ito ngayon, umpisa na natin. Ito yung blueberry. O tingnan nyo. Siya, laging may bulaklak. Tingnan nyo ang sinsin ng bulaklak niya. Hindi siya nawawala ng bulaklak. Ito, ginarap ko dito. O, grafted to. Yan ang isang sinabi ko sa kanya. Pero yung mga iba, hindi ko pa nasabi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 6 na variety ng bougainvillea na talagang napakasipag magbigay ng bulaklak sa anumang panahon. Ang mapapansin nyo itong blueberry na to, variegated ang dahon niya. Yan o. Hindi masyadong malalaki ang dahon niya, kaya nakukubera ng bulaklak. Sa kapal ng bulaklak niya, halos hindi nyo na makita yung dahon niya. Pero variegated siya. Papansin nyo na lagi kong ginagraft, pinagsasama ko itong lipstick saka ito. Ayan, kasi masipag din itong mamulaklak. Napakasipag din. Ayan, ang daming bulaklak o. Mga bago. At saka ang bulaklak nito talagang matagal, hindi yung basta-basta malalaglag. Saka ang ganda ng tingnan pagka ganyan o. Lavender ba ito? Violet. Saka yung white na may pink-pink na ganyan o. Ganda ng tingnan. Punta pa tayo dito sa kabila na mga variety ko ng bougainvillea na talagang napakatipag magbigay ng bulaklak. O dito tayo. Ito naman, yung lagi nyo nalang nakikita sa akin na ito. O, tingnan nyo, ang daming bulaklak niya. O. Lagi na lang may bulaklak yan. O, yan. Ito naman yung Jinda Yellow. Sinasabi din nila na Lemon Yellow. Ayan. O, Jinda Yellow. Ito, hindi kasali ito, nasabit lang. Lagi siyang may mga bulaklak. Ito, mapapansin nyo siya na hindi masyadong matataba yung mga sanga niya. Mahahaba. Pero kung magtatagal sa inyo, magiging ganyang kapuno ang sanga niya. Oh. Kasi sa umpisa, pag masyadong mahahaba, pinuputo lang to. Kaya siya bumibilog. Ang dami niyang sanga ngayon. Ayan, oh. Oh, ayan, pangalawa yan. Pangalan niya, Jinda Yellow or Lemon Yellow. Dito pa tayo. Oh, tatlo na, nabigay ko sa inyo. 6 yung ibibigay ko sa inyo na ganyan. Na talagang masisipag mamulaklak. Ito pa, kahit kailan na lang may bulaklak. O ito, marami naman na grafted dito. Maraming mga ibang nakagraft sa kanya. Kagaya nitong mga ito. O, makita nyo, hindi masyadong may bulaklak ha, di ba? Pero ang ganda naman ng dahon. Pero ito siya, itong opal flame, tinatawag din ito na fire opal. Talagang lagi na lang siyang may bulaklak, kaya nakukover lang yung iba. Ayun, ang dami. Ayun, gawin doon. Laging may bulaklak yan. Ayan, apat na yung mga naibigay ko sa inyo. May dalawa pa. Kasi ako, pag nag-graft dito sa amin, yung mga gustong-gusto ko ang ginagraft ko, yung alam ko na kahit anong panahon, may bulaklak siya. Hindi ka mahihirapan na titingnan mo, wala siyang bulaklak. Pero ito, lagi-lagi na mayroon. Ayan, ang laki ng puno niya, no? Marami namang nakagrap sa kanya, pero nakukoberal lang kasi ng kalamang ko, eh. Ayan, so, yung mga bougainvillea ko dito, na hindi naman pwedeng pagdikit-dikitin kasi nagsasama-sama sila. And, nilalagay ko sa mga pagipagitan ng mga halaman dito sa garden. O, dito pa tayo.
Ito, napakaganda na variegated ang dahon. Ang style lang dito, para lagi siyang mamulaklak. Kasi ito, mahaba. Mahaba ang mga sanga niya. Rambutan to. Ang style lang dito, para lagi siyang may bulaklak na ganyan. Yung humahaba, humahaba siya. Puputulan nyo na agad. Para mag-supling siya ng maigsi na kuwan. Tsak na bulaklak ang lalabas sa kanya. Ito yan, oh. Saka yung bulaklak niya, mapansin nyo, press na press, hindi nyo makikita yung parang naglalanta. So, napakaganda. Dahon pa lang, halaman na, pero kon pa, talagang napakaganda siya. Isa sa talagang nagagandahan ako sa halaman na to, itong rambutan. Ayun, nag-grafted dyan, yun. Ay kasi meron din mga iba dito, hindi ko naman mai-recommenda kasi madalang din mamulaklak yung iba. Pero yan, nai-recommenda ko. O dito pa tayo. Ito naman. Kasi pinutulang ko dito, tinirim ko nga siya. Pinakita ko nga nung isang araw na tinirim ko. O makita ninyo, pagka kasi mahaba ito, ayan o, nagdahon siya. Ang lumalabas sa kanya, bulaklak, ayan o. Oh, naputol dito yan. Kasi kung hindi naman na, ayun, napanay bulaklak na ang lumalabas, oh. Oh. Ito, iba ito. Tapos kasi pag di mamulaklak ito, ito, salmon. O, makita nyo dito. Kasi naputulan dito, eh. O, tingnan nyo ito, oh. Siksik na siksik yung bulaklak niya, oh. Pagka namulaklak siya, wala ka na makita ng dahon. Punong-puno. O, yan. Ay ka, kita-kita mo ng bulaklak niya talaga. Napakaganda. Oh. Yan yung mga dito sa halaman ko na ano, talagang experience ko lang yan. Hindi naman sa lahat-lahat kasi wala naman sa akin yung mga ano, yung mga iba-ibang mga variety. Oh, makita niyo itong opal flame. Oh. Hindi lang napansin kanina doon. Ito ang bulaklak niya. Oh. Oh, pinakita ko kanina doon sa kapila. Ito yung mga bulaklak. Ang dami. Ayan, lagi-lagi meron yan. Kahit anong panahon, tag-ulan man, tag-araw. Ang ganda na lang ang video ko. Sana may na-share na naman ako sa inyo na tips. Para kasi yung mag-graph, di ba? Mahirap yan, hihintayin mo pa yan. Dapat makapili ka yung talaga na gustong-gusto mo. At yung talagang masipag mamulaklak, yun ang ikakrap mo. Para, siyempre, kahit yung mga mamimili, kahit yung mga mamimili, alam mo yung mga mamimili. Pag natanaw lang yung mga opal flame, yellow, yung tinda yellow, opal flame, ay, meron ka bang ganyan? May maliliit ka bang ganyan? Magkano ba yan? Agad tatanong din nila na gano'n. Kaya pinansa ko sa bintahan, yung pinakamatibilis ibenta yung mga ganito. O, kahit yung ano, kahit yung blueberry o yung mga yellow na ganyan, ayan o. Pero daming bulaklak o, punong-puno yan o. Nagkobero lang kasi dito o. Punong-puno ng bulaklak. Ang ganda na lang ang video ko, sana may natutunan naman lang kayo. Huwag nyo lang kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. Pakihit nyo rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta. Bye-bye.